kamatayang nakita, natapatan. Walang practice yun, Pastor Bryan. Holy Spirit! Ito po ay national anthem na po yata ito ng mga Kristiyano. Kahit saan lugar, talagang ito yung kung hindi opening, special at closing. Alam niyo po, sa 8th taong anibersaryo ay umiikot ang orasan ng ng mga iglesia. Bakit ko po nasabi? Sapagkat tuwing anibersaryo po, napakaganda po ng first, second, third, fourth, hanggang 8. Napakasigla po niyan. Naranasan ko po yan. Pero pagdating naman po ng 11 and 12, crucial na po yan. Why? Sapagkat ang orasan po ay bumabalik ulit sa number 1 pagkatapos ng 12. Hindi ko po ipinapanalangin, Pastor Bryan, na pagdating ng 12th anniversary, ay babalik na huli sa 1st anniversary. Pero, nangyayari at realidad sa mga iglesia ngayon, lalo't may assistant, associates, ang isang pastor. Bakit? Sapagkat nakikita ng assistant at associates yung trato ng mga miyembro sa pastor. Dito po sa temang prepare to meet your God, sabi ko kanina kay Pastor, tingnan mo talagang tumatanda na ako. Pati yung pangalan, nakakalimutan ko na. Fuertes, tama, Romy. Alam niyo po, yung pag-alaala sa pangalan ay napakahalaga. Hindi mo kaibigan ng isang tao pag nakalimutan mo ang kanyang pangalan. Eh, ang kakantahin ko po sana, yung kaibigan. Hinanap ko yung mga awit tungkol sa kaibigan, una sa mga secular, yung awit pa ng Apo Hiking Society. Sabi ko, hindi akma sa anibersaryo. Tinignan ko yung kaibigan ng papuri. Aking kaibigan, dinggi ng awit. Sabi ko, maganda. Pang-anibersary. At marami pang kaibigan kong awit ni Anthony Castello. Pero ang nakita ko napakagandang lyrics na hindi po yata kalooban ng Diyos na ipaawit ay yung inawit ni Freddy Aguilar. Meron akong kaibigan. Meron akong kaibigan. Nung siya'y na-born again, ito yung kanyang kinanta. Sa Rizal Stadium. Ang aming pong Bible school noon ay nasa tapat ng Lasal, sa Top Avenue, nilalakad lang po namin yung Rizal Stadium. Napakaraming tao. Si Freddy Aguilar po ay kababagong born again noong time na yon, inawit niya ito. Nakapalakpahan ng mga tao. Kasi napakaganda po ng pagkakalikha niya. Meron akong kaibigan. At ang tinutukoy niya rito ay ang ating Panginoon. Nung ako na may dumating dito, panahon po ni Mayor del Rosario, ang una kong naging kaibigan ay si Ferdy, tatay po at anak pala ni Mayor Estrella. Ang kanyang jingle naman, kahit kailan, kaibigan. Diba? Sabi ko, talaga naman kahit saan ako pumunta, Pastor Bryan. Kanina nag-i-introduce ka, puro kaibigan na naririnig ko Pero paano ko isi-segue ito, Pastor Romy? Sa tema natin, prepare to meet your God and great is thy faithfulness sa temang kaibigan. Una, yung pong nagpe-prepare sa pagkikita o pakikitalamitang pakikipagdaupang palad sa Panginoon ay walang iba kundi ang isang kaibigan. Sino po dito ang napangasawa ang kanyang minamahal na dumaan sa kaibigan? Tulay. Alam niyo po ang sabi sa akin ng ating Gobernador Daniel, alam mo, hindi na ako siguro makapag-aasawa, Bishop. Kasi natulayan ako. Anong ibig mo sa nating natulayan? Kasi yung aking girlfriend, ipinag
pinagubaya ko sa aking kaibigan. Yung kaibigan ko, ang nakatuluyan ng girlfriend ko. Kaya siguro hindi na ako makapag-aasawa. Napakasakit po. May inawit nga Pastor Bryan si Marco Sison. When your friends turn their backs on you and you're so helpless you don't know what to do, I'll be on your side to comfort you. When your friends turn their backs on you. Eh kung literal po natin tatagalogin, parang pangit eh. Kung ang iyong kaibigan umikot sa likod, umikot sa likuran mo, and you're so helpless, you don't know what to do. Aba, parang kapong tinrider, no? Yung kaibigan mo, nasa harapan mo, tapos pumunta sa likod mo, ano po kasunod no? Akaratan ka noon sa likod. Ichichismis ka noon sa likod. Ang pinakamasakit na magaganap sa isang tao, yung itatuwa ka ng iyong kaibigan. Kaya nga po dito sa ating teksto, huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan. Kung sa ibang intonation, huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan. Ang kaibigan ay iyong kaibigan. Bakit? Sa amin pong mga nagkakasal, nagkakasal ka na ba? Sa amin pong mga nagkakasal, kinakausil po namin, dapat nagsimula kayo sa pagiging magkaibigan. At mananatili kayong magkaibigan habang tumatagal ang inyong pagsasama through the years. Inaawit po natin yon, through the years. Ay, ganyan po talaga ako mag-preach eh. Tinadaan ko sa mga awit. Kasi yung pong mga awit, kahit po yan sa secular, may makukuha tayong magandang mensahe. Yun, puro kama. May tama ka. Alam niyo po yung salitang tama. Nasa drum set yan eh. Kung ang inyong drum set ay tama, at kayo'y may tama, eh wala po kayong sayad. Wala po kayong kuliling, kundi meron kayong point, meron kayong check, at meron kayong sense. Kaya lang, wala na po ngayon yan. Huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan. Kaya nga po, nung una kong narinig kumanta si Pastor Bryan doon sa Busto, sa Tibagan, inawit niya yung pamaskong kanta ni Prele Aguilar, yung Pasko na yata yun. Eh sabi ko, talagang si Pastor Bryan, gifted ito eh. Kung ito yung makikilala ni Prele Aguilar, baka bumalik ng loob sa Panginoon si Prele Aguilar. Eh nag-Muslim po eh. Bakit? Dahil sa kaibigan. Hindi siya pwede ikasal ng Kristiyano sapagkat 16 years old ang babae. Sa batas po ng Kristyanismo, kailangan 18 years old pataas bago mo pakasalan ang isang babae. Eh 16 years old. So dahil sa kanyang kaibigan, siya po ay nag-Muslim. Si Robin Padilla ay ganun din. Dahil po sa dami ng kanyang kaibigan at mga minamahal, napilitan siyang mag-Muslim. Pastor Bryan, kung marami kang mamahalin, huwag kang mag-Muslim.